Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. What's up mga kapamilya? Updates and review lang po tayo ng Fpjs Ang Probinsyano ngayong araw ng Biyernes. Sa May Palasyo, dahil nakabili na ng bulaklak at chocolate, dinala na ito ni Elizabeth kay Mariano ang mga ito. Iniabot niya ito at masayang-masaya itong si Mariano. At nagpasalamat si Mariano at sinabi pa niya na paboritong-paborito niyang kasambahay daw si Elizabeth. At binigyan pa ito ng pera ni Mariano bilang tip niya daw. Ayaw sanang kuhanin ni Elizabeth pero pinagpilitan ito. At sinabi niya pa kay Elizabeth na wag daw niyang ipapaalam kay Lily ang mga biniling bulaklak at chocolate. Okay po, Mr. President, sabi niya, para ma-surprise po si Madam Lily. Samantala, itong si Bong Barrera ay naghahanda ng pauwi. Pero sa may labas nito, may nag-aabang sa kanya. Abang itong mga tauhan ni Arturo Padua dahil may plano silang kidnapin ito. At paglabas nga nito, hinarang nila ito at isinakay doon sa van. At itong si Bonye ay agad namang tinawagan si Arturo Padua upang ipaalam na hawak na niya si Bong Barrera. At sabi ni Arturo, dalhin niyo siya sa bodega. At agad-agad na umalis na nga sila Arturo upang pumunta doon. At nakita nga nila James at Captain Salonga na papaalis si Arturo. At tinanong nila ito sa kanyang secretary kung may appointment. Wala naman, sabi niya. Samantala, kinausap ni Lito ang kanyang kasambahay. Sinabihan niya ito na kailangan na malinis at maayos ang bahay. At pati na rin ang rancho, sabi niya. Dahil may darating akong espesyal na bisita, sabi ni Lito. Samantala, itong sila Aling Maring ay inilabas na ang mga gagamiting pangdekorasyon para sa Christmas. At dinala nila ito doon sa may labas. At nag-umpisa na nga silang magdekorasyon sina Aliana, Bubbles, Jerome at saka si Cardo. Nilagay nila ang mga sanga-sanga ng kahoy, mga ilaw, mga Christmas light at mga pangdekorasyong pangpasko. Sakto namang papalabas itong sina Lolo Delphine. Tinanong niya ito kung sinong may idea nito. Si Aliana po, sabi ni Cardo. Magandang idea ito dahil nalalapit na ang Pasko. At habang nagdedekorasyon sila Cardo Dalisay, ito palang si Aling Maring ay gumawa ng bibingka upang pangmeryenda nila. Samantala, itong si Lolo Delphine ay upang hindi nababahala si Lola Flora, tinawagan niya ito. Kinamusta niya at binati ng maligayang Pasko. Huwag na daw siyang mag-alala at magaling na raw siya. Salamat naman sa Diyos at magaling ka na, sabi ni Lola Flora. At salamat na rin daw kay Lito sa binigay na tulong sa kanya. At ito pa nga mga kaprobinsyano, nakita sa bag ni Macoy ang pera at baril. Kaya pinagsusuntok nila ito at tinadyakan at tinutukan pa nila ito ng baril. At sabi ni Mang Turo, buhatin nyo na yan at dalhin kay Boss Lito. At iniharap na nga nila si Macoy kay Boss Lito. Ikaw lang pala ang kumuha, sabi ni Lito. Ang tagal ko nang sinuportahan niyong pamilya, sabi niya, at binigyan kita ng trabaho. Gusto ko lang naman pong mag-aral, sabi ni Macoy, at gagamitin ko naman po sa mabuti ang inyong pera. At pasensya na po, Boss Lito, sana'y patawarin mo ako. Hindi ko na po talaga ito uulitin. At nagmamakaawa ito na patawarin siya. At sabi ni Lito, alam mo naman ang patakaran dito na ayaw kong kinukuha ang aking pag-aari. Kinuha ni Lito ang kanyang baril. At takot na takot itong si Macoy, nagmamakaawa. At saktong namang paparating itong mga kagrupo ni Cardo Dalisay upang tignalamin kung anong problema doon. At itong si Salvador ay inawat si Lito, kinuha ang baril upang wag nang ituloy ang binabalak. Lumabas na rin itong sila Roxanne at mga kagrupo ni Cardo Dalisay upang alamin kung anong problema. Huwag tayong makialam dyan, sabi ni Mang Ramon. Hayaanan muna natin si Lito. At sabi nga ni Lito, dahil sa pagnakaw mo ng aking pera, patatawarin kita. At ayaw na kitang makita dito, sabi niya. At sabi naman ni Mang Turo, pasalamat ka at mabait si Lito. Kung hindi, kulong ka o kaya patay ka. At inabot na nga ang pera na kinuha ni Macoy kay Lito. At pagkatapos, dinala na nga nila si Macoy doon sa kwadra upang gamutin ang kanyang mga sugat. At binulungan pa ito ni Lito si Mang Turo. Alam mo na ang iyong gagawin, sabi niya. At ginamot na nga ni Roxanne ang kanyang mga sugat. Unting tis lang, sabi ni Roxanne. Kung gusto mong maging pulis, mas matindi pa dyan ang dadanasin mong mga sugat, sabi nila. At sabi ni Basco, ang mga pulis hindi gumagawa ng kasamaan, puro kabutihan. Kaya sana ay magtanda ka na sa iyong ginawa. At siguro naman ay magtatanda na yan sa mga pangaral natin, sabi nila. Palamigin mo muna ang init ng ulo ni Lito at magpaalam ka sa kanya. Humingi ka uli ng patawad sa kanya. At habang naglalakad na itong si Macoy papalabas ng rancho, nakasalubong niya itong grupo ni Mang Toro. Tinanong nila ito kung saan pupunta. Kay Boss Lito, sabi niya. Samahan ka na namin, halika. Doon tayo, sabi niya. Wag na po, sabi niya. Pero pinilit pa rin nila itong at pursahan nila itong isinama.
At nagpupumalak nga itong si Macoy kaya sinuntok nila ito at sinikmuraan. At bumagsak ito at nawalan ng malay. At sabi ni Mang Toro, buhati na yan at dalhin. Ano kaya ang binabalak nila mga kaprobinsyano kay Macoy? Abangan natin at tutukan mga kaprobinsyano. At abangan din natin ang pagbisita ni Renato sa bahay ni Lito. At makakasalubong pa niya ito ang mga task force sa Agila sa daan. Abangan natin ang matitinding eksena mga kaprobinsyano. At itong si Jacob, pag hindi raw umalis sa hadaanan ng mga ito ay babarilin niya. Yan mga kaprobinsyano ang matitinding eksena at kaganapan ngayong araw ng Biyernes ng Fpjs Ang Probinsyano. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe, like, share at comment para ma-update kita sa Fpjs Ang Probinsyano. Maraming salamat kapamilya and God bless everyone.